Noong mga oras na to, gusto kong sumigaw sa sobrang sama ng loob ko. Hindi naman niya kasi sinabi sa akin na Hermes pala yung Steffi na bibilhin niya. Ano ba dapat yung babae kapag kasal na? Kailangan din ako lalabas ng bahay. Nai-stress ako. Marami ako ambisyon. Uni na lang! Binili na lang ng BMF ko yung Hermes niya at nakinig siya sa akin. Nagsisisi dahil nag-asawa ako. Di ba stress ako? Kaya pinag-stay ko yung mga BFF ko ng 3 days dito sa bahay. Alam ko naman na kailangan kami ngayon ng BFF ko kaya pumayag talaga kami na 3 days kaming mag-i-stay sa kanila ni Be. BFF! Sobrang saya namin ngayon mga biko dahil mag-i-sleep over kami ngayon sa bahay nila BFF! Excited na ako mag-stay dito palagi kasi masarap ang ulam nila eh! Sabi niyo 3 days, gusto ko ka. 3 days, dapat 1 month eh. Dapat 3 years. Parang kung sa'yo yung dala niyo? O, puna ko. Anong parang nabot ng sofa? Ay, ano sa'yo ka? Coffee, meal, merienda. Gusto namin ng steak. Chalin? Uy, nakagali ako. Yes. Uy, pako. May pako. Baka mag-alik. Hindi, nakagaling. Saan galing? Anong house? Aray ko! Ano ba yun? Lake Station agad? Oo, siyempre. Chargeran, hindi mo kaya. Nakaredy sila. Malamig dito, may pinapatunayan sila agad. So, di... pagpasesyon yun yung bahay namin maliit. Uy, hindi. Okay, lawas na nakaiga na ako. So, guys, kumusta naman ang biyahe nyo? Wala, nakakapagod. Ang layo rin pala nito kahit QC lang, no? Kasi kami, pag galing kami sa Tomas, halos 2 hours. 2 hours? Sampalo ko. Lakad. Lakad. Tago na 2 hours? Lakad. Siyempre, BFF para sa'yo. Pero umaya na kayo. Tok na ako, dumatay, alauna. Siya mo na, sorry na, kuya. Si Biyata, di pala kain. Kumusta naman kayo? Kumusta naman ang mga buhay-buhay natin? Mag-content ko siya kanina. Kumusta ang buhay? Masarap lang. Charis. Wala, okay lang. Okay. Si Biyano, may ano yan, business yan. Oo. Hindi pinagkakabala niya. Shomayan kami. Shomay? Muda na naman ng shomay mo dito. Oo, nadala ko pag ano. Shomay, tsaka chicharon. Chicharon. Mabebetan may. Mayroon kasi chicharon, di ba? Oo, sobra. Ikaw, ano business mo? Bibili naman lahat ang panunod nila para dito. Bibili ko yung pagkatao mo. Grabe ka naman, magkano ba ako? Lumutin ko yung ngitin mo. Tinanong, no, magkano ba ako? Eh, ikaw, ano nga bala mo? Ano, nung... Ay, sakto, magbabalentines. Kasama ka. Kaya nga eh. Sakto, kasi ba single tayo kapat? Hindi. Tahan dali, walang gusto ko sino makasama sa bahay. Kasi next week yung bahay. Para yung boyfriend ko. Sinong pipiliin mo? Boyfriend mo kami? Depende. Ano bang offer si, mo? Si BFF. Si BFF ako. Nakatun niyo ba yung Hermes niya at yung dalawa niya sapatos? Ganda. Ganda. Bumili nga yun, hindi ko alam eh. Feeling ko nga mas bagay sa kami? Siya? Anong kaya siya bumili siya? Nakita ko nga sa video, parang sinasabi niya bumili pa siya ng... Oo, no! Deserve niya! Diyos ko, isang step in lang yun. Ikaw naman. Hindi, ano kasi ako, guys. Ako kasi yung... Kasi namin papagawa sa may mansion. Kaya, as long as kaya namin mag-cross-cutting. Ano ba naman yung step in sa mansion? Bullshit! Bagi, naka 200,000 din siya doon. Lampas.
Siyempre, siya mapupulutin yung 200,000. O sige, siya mapupulutin yung ganyang kagandang asawa, tas ganyang kakit na anak, tsaka ganyang kakinis. Hindi, ganito kasi yan. Diba? Meron kasi mga sitwasyon ng buhay. Nasa sitwasyon kami ngayon na kailangan namin magtipid kasi magpapagawa kami ng mansyon. So kung gusto mong magkaroon ng malaki, kailangan mong magsakripisyo ng kaunti. Pwede okay. Ka naman magpagawa ng hindi mo tinitipid. Hindi, eh, matatagalan yung pagpapagawa. Instead na mabilis. Be! Kakasakripisyo mo, kakatipid mo, mawawala asawa mo. Ay, mawawala ka sa akin. Ako hindi naman mawawala, mababagot. Ay. Oo, no, parang feeling ko kayo mawawala. Pag wala na nga, wala na nga ano, kami doon eh. Minsan tansyahin mo din to. Ano naman, siyempre, isipin mo rin si Pam. Huwag puro ganun. Hindi, wait lang. Ito nga. Meron ako gusto itanong talaga sa inyo. Ano? Kaya gusto lang kayo matulog dito. Ano? Kumusta kayo yung corner agad to? Sure, ano? Sure na to. Kumusta kayo yung umulis kayo ng Toro? Ano oh, di ba? Corner alam mo na yan eh. Ayos yung gusto mo na. For the views. Ano? Ito doon sa kanibi. Oh, sinabi niya sa akin. Tanungin mo kami, kumusta? Nibe, nibe. Sinabi niya. Bakit sa akin? Ang sabi niya, si Unicorn ang unang tanungin kung kumusta siya pagkaalis ng Toro. Oh, ikaw daw. Ako pagkaalis ko ng Toro, okay naman. Happy. Happy? Oo. Gago. Oo nga, kasi nga diba feeling ko nga nasasakal ako doon. Kaya kung sasakalin niyo ako dito in 3 days. Sasakalin mo nila. Hindi abutin. Pero kung sasakal sa akin, okay lang. Paano sakal ba yung ayon? Ay, paano sakal ba yung ayon? Ilang bundle ba nasakal? Eh, hindi, nakakasakal lang doon ko na Tony kasi parang masyadong limited yung galaw ko doon. Limited yung galaw na rin. Alam mo naman niya, Tony. Oo, medyo talaga limited. Siyempre, iningatan niya rin yung pamilya niya. Which is tama naman. Which is tama naman. Eh, at saka tama, may mga may bata doon. Eh, ito, may bata ako, may bata ako. Paano yan, may bata din ako. Oo, si baby. Rule number one, bawal magbisita, ha? Ako Bibi, bawal ang bisita, lalaki, bawal. Maliit lang ang kama. Kahit aso, bawal. Hindi ang magdadala ng bisita. So, binahabi ko lang. O game, tapos. Uy, oh, game, tapos. Pero so, namismo sa tito, Nino, namismo sa tito. Socks low. May mamita lang ng bisita. Gago, tatlong araw lang kami dito. Ano to, 2 months? Hotel. Gabi, kumusta? Ay, Be, kumusta ka naman nung wala sa to? Ano, malaya. Tsaka sinuportahan ako niyata sa decision ko. Para sa kinunong ah. Sinuportahan mo. Promise. Sinuportahan niya, nalasunin mo siya. Promise nga. Hindi, ito guys. Kaya ko naman tinatanong kung... Kami, sa totoo lang, ang totoong nangyari niya, nung umalis ako ng Toro House, na, syempre nung una sumama talaga Love Libby, kasi syempre feeling niya, iniwan ko siya. Which is parang yun naman din talaga yung nangyari. At diba? Yun yung pagkakaroon. Pero at the end of the day, okay. Naging okay kayo? Naging okay kami noon, off-cam. Naging okay kami off-cam, di kami nagbablog, pero nag-uusap-usap pa rin kami. Hanggang dumating na eksena yung tungkol dun sa kay Sumalangit na Waang Kaluluwa. Dahil kay mother, kay inay, na peste, doon kami ulit nagkaroon ng magandang di pagtatalo. Hanggang sa'yo na kayo, napanood nyo yung live kami, mali-mali nangyayari talaga. Tapos nagbati ulit kami, tapos nagkaroon na naman ng eksena, binyag naman yun ni Happy, which is inaamin ko naman yung pagkakamali ko doon. Lagi ko yun, lagi kong hinihingi sa kanya na sorry yun, mali talaga ako dun sa ginawa ko. Ang atay ko talaga is pasaway na gay. Si hindi lang yun, baka nakakalimutan yung bitch ka nito. Oo, oh, tsaka ba nakakalimutan mo, binash mo ako, Merk. Di ba tayo okay? Di ba tayo sorry sa akin? Sorry ka kaya muna kahit nandito kasi... BFF! Hindi ako sa best friend mo! Hindi mo malo si Merk! Hindi, joke lang, okay naman. Naintindihan ko naman si Merk, BFF. Sinabi mo na sa akin, yeah, I know. Hindi, guys. 15 minutes pa naman natin yung vlog mo yun. Nandiyo ko sa shallow, nakakuha na yun. BFF, mag-BFF tayo dito. I got you. Ikaw. Ano? So, alam ko, BFF. As influencer na daw siya. Ikaw, anong naman? Matraso ah. Ano ako, sabi ko sa kanya. Nilason doon. Kanino, kay Tito Tony ah. Oo, sabi ko sa kanya. Susuportahan ko kayo kahit nasa labas na ako. Ipagpapatuloy ko pag wow, social yeah. Media influencer ko sa labas. Ganda mo rin pa naman. Parang mabawasan yung mga ganda dito. Patawas. Ano ba? Tapos sabi niya, kung ngayon mag-indesisyon mo, susuportahan kita. Sabi ko naman sa kanya, di naman ka tayo iiwan, te. Kumbaga gusto ko na mag-explore sa labas. Tsaka ano, di kita iiwan, by heart. Sabi sa kanya, by heart. Diba? Hindi guys, kaya ako siya tinatanong. Kasi siyempre, kumbaga, si Ate Tony kasi, ate ko siya sa, hindi lang sa social media, para naging totoo ang buhay niya. Kaya kumbaga,
Siyempre, gusto ko lang din malaman nyo na talagang dikit na dikit kami na ati Tony. Kumbaga... Uy, siyempre alam namin. Oo, hindi. Diba? Uy, ako, diba? Kaya nga, hindi. Saka baka nagtataka rin yung mga tao, paliwanag na rin natin sa kanila. Baka nagtataka din sila kung bakit tayo biglang magkakasama. Nice! O, sige nga. Kaya kami biglang... Ako nakasagot. Parang vlog muna to. Hindi. Ako nakasagot. Parang vlog muna. Hindi. Ako nakasagot kasi ako naman yung anong Grace family. So, kaya kasi kami nagkasama-sama, siyempre marami natataka sa inyo. Kami po talaga ay nagkakasama-sama off-cam. Opo. Yes. So, yes. Lalo na sa okasyon. Yes. Every occasion. Off-cam talaga, nag-uusap kami, close kami off-cam. Kaya yung sinabi ni Ate Tony, yung mag-reality show ng Grace family, sila talaga yung unang naisip namin na pwede namin isama. Kasi okay na talaga kami. At mag- okay kami sa kanila. Yes, yes, okay kami kina Tony. Yes, diba? Kumbaga, wala nang issue, walang kahit na ano. Hindi yung mga madalas kami makikita sa social media dati na magkakasama. Pero okay talaga kami. Pero yun, sana ano, kumbaga, magkasama-sama pa tayo ng matagal. Sana walang mangyaring kahit na anong, ano. Tsaka pag may problema sa bahay, gusto ko, pinag-uusapan. Instead na sabihin nyo sa isang tao, sa ibang tao, para mas naman, pag-usapan na lang. Tsaka yun, yun naman sa akin. Tsaka, si Ate Tony po rin yun. Parang BFF sila, ikaw na yung dami. Hindi, sinasabi ko yung mga do and don'ts. Parang nakakasakal ka, ang dami mga god rules. 3 days lang naman kami dito. 3 days lang ba? Hindi, siya kasi ang leader. Kala mo 3 years? Oo, ganyan talaga pag leader. Ano nga ba? Alam, walang leader dito sa pamilyang to. Meron, ako yun. Kaya nga gray, ako yung gray. Siya ang provider. Ako blue. Siya nalilibre sa atin. So, ako si Mrs. Okay, ikaw yung next leader. Yes! Ay si Be, si Be. Lang kapi kami ng next leader. Ay si Be. Ano? Eater. Eater. Ay, gugo siya nagsabi! Judgmental ka naman yung maleta niya kanina, baka may mga lamang. Yung maleta niya nakakatawa, regalo daw sa kanya ni Tony. Sabi ko, ang cute, parang lagayan daw ng gulay. Sabi niya. Gumago to. Lagot. Favorite niya yun. Favorite niya, wala favorite ng mga box. Oo, naman yun, iba-ibang color. Nasabihin ko pa naman yung pamalengke. Sobrang ganda, di ba? Ang cute. So, ayun, as in... Very unique. Oy, makikita ka naman. Ay, tsaka nga pala, baka makalimutan ko, may gusto rin pala akong sabihin, kaya hindi nyo rin kami talaga nakikita nagko-content together kasi magkakaiba kami ng content sa buhay. Iba yung content ko, iba yung content niya, iba yung content nila. Pag pinagsama-sama mo, nakakatawa. Hindi talaga bagay kami magkakasama mag-vlog. Pero, hindi kasi yung mga tao, ang dami nagtatanong, ba't biglang pumasok? Baka sabihin nyo, scripted dyan, pumasok. Gago pala kayo, reality show. Ha? Hindi nga nila alam, hindi mo nga ako in-invite sa kasal nyo dahil kay Merck. Oh, siyempre. Invited ka no? Hindi ka na nagpunta. Hindi ako invited. Ha? Oh, pati mo siya invite. Ano, gusto ko sabihin kayo yung totoo. Oh, hindi nga kayo ako in-invite. Ah, sabay. Hindi, ganito kasi yun. Kumbaga, kasi kami ni Baby kasi, ang loyalty kasi namin na kay Tito. Hindi ka mo na na-invite. Hindi, ito. Yung, hindi, ito. Yung loyalty kasi namin na ito ni Chana ay Kuya MG. So kumbaga, pag meron silang sinabi, isang ganito lang nila. Mark, wag yan. Puta kayo na, nadamay pa si Kuya MG dito. Ano ba? Layo na yun. Sinasabi ko lang kasi syempre, para reality nga. Eh, di, pag di ko in-open yan, di na to reality. Scripted show na to. Pag ganun. Reality show naman to. Kaya okay lang kahit ano sabihin natin. Diba? So guys. BFF niya talaga si Kuya MG. Si Tito Tony. So guys. Ito naman. So guys, good night. Sige na, script na kami. Shut. Ay, baka may kailangan kayo. Unan, kumot. Para naman na. Lahat ng kailangan nyo. Okay, sabi kami. Ako ano, mineral water, tsaka Skyflix. Kasi minsan alas tas na naman. Samahan mo na lang ano, ladies choice. Okay, na may pa-mineral. Bahay ko ba? Uy, bakit natin mo kami? Bukas tayo, mag-gym tayo. Ayoko. Huwag tayo mag-gym. Alam ko na, bukas, mag-breakfast tayo. Sige. Breakfast pag wala akong nakita to sino sa breakfast, chari. Breakfast in bed daw gusto ni Be. Good night, Justin. Ako gusto ko yung idol! Ay, sorry. Sorry. Good night, Justin. Bebe. Dahil dito sila mag-i-stay sa Grace House ng 3 days, ang number one rule ko dito ay dapat sabay-sabay kakain. At dahil tulog pa sila, gigisingin ko sila. Singin na sila? Okay na. Sina ay natatara-tara. Oy. Mabana ka. Mabana.
Pwesa. Kakain na, hindi na, kakain na. Guys, baba na, kakain na! Basta kuya ka! Kakain na, si ano? Hi! 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 Kain na, kain na, kain na. Ba't mo naman? Ah, si Ben. Diyan kayo na. Kain na, Mina! Let's go! Hi! Hi! Kakain na! Hi! Sexy mo naman, BFF. Oo, dapat gabi-gabi. Ay, ito, sabi niya. Ah, kaya na. Doon na kayo. Ito, text mo. Dito kaya, Be. Ay, tita. Ma. Ma, let's go makain tayo. Makain tayo, ma. Baka ba, ha? Kaya ba, ma. Kaya ma. Kain tayo, baby mo. Tingin ko sa lahat. Ano, musta naman ang ano? First night sa Grace. Ako nakatulog ako maayos. Coffee ako. Ako yun. Sa best ako. Bakit? Malakas na mamili. Sisi goals kami ni ate. Nakapit yun. Ito. Diretso makakagawa ng ilo nang may barado yung sipin ko kayo. Naglalabanan silang dalaw, pataasan sila. Pero kayo naman natulog yun? Oo. Lamig mo pa. Parang lamig dito sa bahay ko. Parang may pinapatunayan na naman. Parang dito may tigil labig dito. Bakit kasi dito yung ano, yung may powers. Dito kasi gusto ko ano, sabay-sabay kumakain. Wala pa kaya ito sila mama, wala pa sa atin yung lulutupin. Kada 9 PM ng gabi, lagi kami nagmumovie dito. So dahil kasama ni Pam yung mga BFF niya, part na rin sila ng movie marathon namin. Masarap pa rin kahit mapangun. Mapangun. Napakasaya ng puso kasi biruin mo ah, nakatagpo ka ng isang pamilya. Tapos binubusog ka ba habang nagmo-movie marathon na ang sarap lang sa feeling. Nakakatawa to kasi si Pam gusto niya magluto ng pancake. Eh hindi niya nga makita yung pancake mix. So habang siya naghahanap, ako nilalaro ko naman si Wolf. Hindi mahanap ni mami yung pancake. Paano makapagluto ng pancake? Yung ano, yung letter. Ano, alam mo? What? What letter is T? F. Huh? F. F? Fish. What letter yan? What letter? What? Ah? F. Ah? 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 Uy! Lolo! Lolo! Morning, Lolo! Medala akong ulam. Nagulat ako na biglang pumunta yung papa ko sa bahay. Bihira lang kasi siyang bumisita sa amin. Uy! 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 Wow! Nagmidala si papa. Magluluto mo sana si mama ng pancake eh. Ulam. Sorry, para hindi na kayo magluto. Baka ito. Ang init sa labas. Dessert. Uy, umiinom ka muna tubig. Bago ka pumasok. Papa? Lala. Sarap ka, chinto. Uy, ten. May extra ano yun. Wow! Marami di eh, mapa. Wow! Thank you po. Hi, Bob! Medan, tignan mo naman si Papa ng kape. Lolo. Kumusta? Lolo? Ang init! Nagpaano ako yun. Nagpaano ako sa ano ko. Wow. Nagpusa ko kanila sa pahula-hula. Bob, himala. Napadalaw yata kayo. Oo. Nagdala ako ng ano yun. Ayun pa, lechon? Oo, oh, ulam. Wow, lechon. Galing kay Papa. Ma. Sarap yun. Ano, tita? Napanood namin yung ano yun. Nakaraan. Oo. Oh. Oo, oh, napanood ko yung video nyo. Napanood ko na ano, napansin ko na pagkaluluho mo dun sa ano. Sa video. Ganon. Ngayon na may asawa at anak ka na, dapat nag-iipon kayo. Nagulat ako nung sumerg yung kinampihan niya. Eh ako yung anak niya eh. Parang wala nang nakakaintindi sa akin. At pinaglalaanan niyo yung future ni Boom. Lalo sa parang ngayon, gastos. Parang hindi mo lang kilala si Tom.
Paano na ano niya yung... Ano, gastusin, mga sa school, ang medical. School, boto. Ay, huwag masyadong maluho. At pagka, ano na lang, pagka talagang meron na lang. At minsan lang. Bakit? Totoo yun. Totoo yun. Dahil na ano yun, napansin kong ganun sa pag-alag ko. Minsan lang eh. Kaya na, niya, ako, konting ano lang, masyadong maluho. Sobrang nagulat ako nung biglang pinagalitan ng papa ni Pam si Pam. Kasi parang for the first time, nagagalit pala yung papa niya. Tapos sa akin pa kumampi yung papa niya. Parang hindi ko expect yun, ha? Dami mo, dalawa na. Ang isipin mo, yung para sa akin. Mga baby, sige pa. Sige pang buwi. Dibe! Wiu! Ising na. Nahiyan yung papa ni Pa, meron doon ng breakfast. Baba tayo. Sibit tulog pa. Be. Ising na tayo. Kaya na tayo ng breakfast. Nagbe-breakfast ba kayo ng lechon? Ha? Tutubo. Balat? Oo. Asa tara, breakfast tayo lechon. Tara. Meron na. Nahiyan yung papa ni Pa para ma-meet niya siya. Medyo may nainis na akong eksena kasi ang aga mang gising ni Merk. Alam naman niyang, Diyos ko day, nagpuyat kami, nagbanding kami, nanood kami ng Netflix, Diyos ko tay, tas gigising ka maaga. Sa bahay namin, hinahayaan nila ako kung anong oras ako gumising. Kaya nung ginising kami ni Merk ng maaga, okay lang din kasi gutom na din ako. Ito po si ano, yung friend namin na BFF ni Baby. Ito po si B. Hi, Daddy! Hi, what's up? Good morning, Daddy. Hello, po. Hello, po. Nice to meet you. Yan. Siya po si B. Yung isa si B. Yeah, ano na? Good morning. Eh, nag-usap nga sila ni Mama. Be, asa nga na? Nag-usap nga sila ni Mama. Huh? Ni Papa kanina. Bakit? Napagalitan ako. Yeah. Kasi naman BFF eh. Ano yung daw video last week na panood daw ni Papa? Oo po, Tito. Pinagsasabihan nga rin namin yung BFF ko eh. Sabi ko, na siyang ano masyado. Gala lang ako kaya ako napunta dahil niya. Baka ako sobra na ano. Sobra ano po, Papa? Luho. Oh my God, grabe. Ako pagsasabihan ko na bawas-bawasan. Bawas-bawasan daw. Napakalakas ng kutub ko, mga B. Imposibleng hindi sinumbong ni Merk si Pam sa papa niya. Eh, hindi naman nanonood yun ang tanda na ni Tito, no? Para manood pa ng mga ganito. Paano niya malalaman? Ha? Nagsumbong. Hindi mo nung sumbong? Paano? Kasi siya kalinapod natin sa social media. Kimi, naano niyo na naman si Pam? Gagi. Ano si Pam? Ano ba naman ba yun? Ano, naupload natin sa social media. Siyempre na nanonood. Hindi ko alam kung bakit hindi matanggap ni B na ako yung kinakampihan ng papa niya. Yung tipong kailangan ko pang tanungin yung papa ni Pam sa harapan ni B para mapaniwala si B na hindi ko kinausap yung papa ni Pam para lang kampihan ako. Pa! Paano niyo po nalaman yung kay Pam? Misal, papabili ko. Ayun yan, napanood ko. Saka, ano, video. Naniniwala ko sa papa ni Pam eh, na napanood niya yung video. Siyempre, meron akong hidden talent. Magaling ako mag-magic. Kaya minajigan ko sila. At mukha namang napahanga sila sa akin. Naniniwala ba kayo sa magic? Saks lang. Ako oo. Ikaw. I believe in magic, B. Ikaw asawa, naniniwala sa magic. Gago ka. Magic, magic. Magic, yung mga kumakal doon. Okay, mag-isa. So, meron ako dito ano, 21 cards. Oo. Oh. So, ayan kayo. Bayang, ito niya. Alam ko na yan. Ano ba? May 21 cards ka. Ah, tama. So ngayon, pipili ka, ikaw B, ikaw naniniwala sa magic. Oo, pumili na ako. Turo mo. Ah, baka mamaya malaman mo. Na, oh. Ayun na, naturo ko na. Nakita nila. Pakita natin sa ano, gusto ko. Hindi, anong pakita mo sa kanila, anong tinuro mo? Oo, ito Dave, ko ah. Dave, ano, mapakita mo kung anong tinuro. Dito ka, Dave naman. Dave, dito ka, Dave. Lalaplaping kita. Ito ah. Ito? Oo. Okay. Okay. Itik mo yung kamay mo, malalaman niya. Malalaman niya na yun yung tinuro okay. Eh. Okay na. Go, B!
So, hindi ko tinignan kung anong tinuro mo. Gagawin ko ito ng 3 times. Hanapin ko anong arsang tinuro. Yung tinuro. Sige! Hanapin mo! Ha? Hanapin mo! Ako gusto kong maganda. Nandito yan? Oo. Dito. O, tapos tatabi mo yan. Diba? Siyempre, malamang. Hindi mo mape-predict, oh. Nandita? Oo. Nandita. Tatandaan niya yan. Nasa na lang, ay, di ba may daya ito? Last. O, ginitna na naman. Automatic yan. Ngayon, hanapin ko na yung cards niya. Hindi ko tinignan. Wala akong tinignan. Ano ko siya? Hanapin ko na ngayon. Okay, laki naman naman. Ay, hindi naman na siya shock. Okay lang naman pa sa'yo. Pero tama. Hindi ko tayo ako. Bakit? Kasi buruin mo ah. May 21 cards siya. Bakit may 21? Dapat kompletong cards. Yung kompletong cards. Yung lahat ng cards pag sumasama. Uy, hindi yan totoo. Madaya ka. May daya yan. Dahil Valentine's na, gusto ko maging kakaiba naman to. Ang naisip ko, magpapagawa ko ng 100,000 na bouquet para ibigay sa asawa ko. Kasi madalas, pag binibili ko siya ng mga bagay-bagay, minsan ayaw niya. So ngayon, naisip ko na pera na yung ibibigay ko sa kanya para siya na mismo yung bibili ng bagay na gusto niya. Humingi nga pala ng favor sa Hansi Mert na magpagawa ng money bouquet worth 100,000 pesos. Grabe yung dami. Para lang mapasaya si Pam. Yan, so ito na yung 100,000 na flower bouquet ng asawa ko. Asawa! Nick! Good morning! Happy Valentine's! Flowers for you. Gusto mo ba? Ha? Ganda. Para sa iyo na. Thank you, Daddy. Sino ba naman yung hindi magugandang morning? Ikaw ba naman makatanggap ng 100,000 na bouquet? Ganda. Wow, buti na gustuhan mo. Gusto mo ba? $100,000. Bongga. Ito pa yung pinakamagandang tao. Yan. Para sa'yo yan, ha? Celebrate na bali, masaya ako kasi nagustuhan ng asawa ko yung binigay ko sa kanya. Hindi ko expect na ganun yung maging reaction niya. Siguro dahil naisip niya na siya na yung bibili ng bagay na gusto niya. At okay na ako doon, importante sa akin is mapasaya ko lang siya. Goodbye yung morning mo. Ha? Kahit mo yung ano, KB tsaka KB. Isingin ko rin sila. Ha? Gusto mo? Sobra. Ayan ang gift ko sa isang Valentine's ha. Okay? Okay. Mahal na mahal talaga ako ng asawa ko. Excited na akong pakita to kila B at B. Simula na umuwi ako sa Pilipinas, ngayon lang ulit ako nakatanggap ng bulaklak at yun ay galing sa anak ko. Happy Valentine's, Ma! Thank you! Sabihin mo niya, Mawal. Thank you! Wow! Thank you, Daddy. Valentine's. Mm. Sige, sige. Mm. Wow. Mm.
si Mama ng flowers na kaya pag Valentine. Thank you, Dad. Happy Valentine! Thank you! Ano ba yan? Mamaya, meron tayong dinner date at 8:30 p.m. Sabaw! Siyempre! May iwanan na lahat, huwag ka lang. Uy, saan na ko to? Thank you! Alam ako, Chief! BFF! Uy, patulog po kayo, mga BFF! BFF! Wow! Ganda ko, aminin nyo. Bigyan ka sa'yo yan? Yes, bonda! Oh, bilangin mo. Ang dami niyan, oh. Magkano niyan? 100,000. 100,000? Oo. Ang dami. Ang dami na. Bongga. Alam ko naman, bibigay mo sa amin. Grabe. Regalo sa'yo ito ngayon, yes, Valentine. Bongga. Happy Valentine, Bebe. Happy Valentine. Ayun, ako proud naman. May pang shopping na tayo, Bebe. Ay, bongga. May pang shopping na tayo. Ito, oo. Ang daming pera ni Pam! 100,000 pesos? Excited na ako! 100,000 yun! Diyos ko po! Hindi ko alam kung kakain mo muna kami o magsha-shopping. Alam mo? Ka, yes. Sorry, deserve mo naman yan, BFF. Baka naman, BFF. Charis. Diba? Charis. Ito, pinakamagandang bukay na tagap ko. Kaysa sa tulips. Ito, oh. Kaysa tulips. Oo. So bagay, no? Yan magagawa. Ang bangko. Ang daming pera. Ang bangko. Oo. Or Samuel, alam niyo nagbukay. So challenge kita, ubusin natin to challenge. Wala lang. Bet, mabigay mo. Nakita ko, sobrang saya talaga ng BFF ko. Kasi syempre kahit sino naman mapapasana all, di ba? 100K na bouquet na flowers ibibigay sa'yo. Kaso nga lang mga B, kilala ko si Merk, alam kong meron siyang ibang plano doon. Hindi, wala lang. Kasi baka parang feeling ko hindi kaya ito inaano lang niya. Ano? Wala, parang ginagawa lang niya para mas lalo kanyang pagmukha yung pera sa social media. Ano? Di ba lagi ka binabash mo, atake mo, di ba? Ang atake mo ambisyosa ka. Hindi naman siguro. Atake mo, ano? Ano nga binigyan ng banto? Hindi, feeling ko. Minsan may ganyan yan si Merk, baka nilalaro ka lang yan. Lalo ka pang mababash niyan sa social media, sabihin mukha ka talagang pagpera, mukha kang masaya. Ang overgrabe ah. Totoo okay. Lang. Okay. Yun yung pinapamukha niya. Feeling ko nga, B. Bepe promise. Ako feeling ko malakas kutob ko ginawa ni Merk yan para pamukha niya sa mga tao na tingnan niyo kung gano'ng kasaya si pang pagpera bibigay sa kanya. Feeling ko lang. May kahit naman sino bigyan ng ganito, masaya? Oo naman, masaya. Pero ako kasi sa sitwasyon niyo kasi ngayon ni Merk, sa mga nangyari ng mga nakaraan. Feeling ko lang ha, ba, ewan ko ba kami na mind games ka ng tao. Pero masaya ako, happy ako sa'yo kasi meron kang ganyan. Deserve mo naman yan. Kung binigbibigay niya yan at bukal talaga sa puso yung pagbigay niya sa'yo. Kaya pag deserve yan ng ganyan, deserve mo din ng libre. Oo, di ba? Magpakain ka. Magpakain. Feeling ko mag-samyup tayo. Uy, kay Pam yan. Walang ito pang Dior, Mima. Nangihiram nga ako sa iyo nung bagdi mo pinahiram eh. Kaya tayo, kung wala namang deo. Hindi ako, di ba nababash ka na nababash ng makaraan mo pa. Mia na ba yan? Grabe naman. Hindi ko binabasag yung tama mo. Deserve mo naman yan. Parang Valentine's. Hindi. So, parang ayaw ka na ganun. Hindi naman. Ang sa akin lang, lagi ka na. Ang sa akin lang, lagi ka makikinig sa mga sinasabi ko. Kasi wala naman akong maling sinabi sa iyo, di ba? Content creator din ako. Kilala ko si Merk. Ginawa niya yon para pagmukhain niyang pera lalo si Pam. At ginawa niya rin yon para makuha niya yung simpatsya ng mga tao. Ganyan kagago si Merk. Kaya mukha ka rin naman pera. Grabe kami. Kaya nga tanggapin mo na lang. Tingnan mo yung reaction mo. Yung reaction mo yan yung gusto mo nakikita na ni Merk sa social media. Eh paano pag binigyan yung mukha kang ano, garapal na garapal. Ano pag binigyan ano kasi ako? Alam mo siya sabi ni Unicorn. Ano? Gusto niya yung totoong kayo lang, yung walang nakakulang ganyan-ganyan. Hindi naman niya kailangan. Gusto niya, ayaw niya nung ano, yung ife-flex. Oo. Ibubukay pa niya. Sana binigay na lang niya sa'yo ng cash pa mo. Happy Valentine's.
Diba? Hindi yung nakabukay pa. Pwede yung bukay na flowers. Tapos tsaka niya bigay sa'yo yung 100K kung totoong bukal sa po at hindi niya pinamumukha sa'yo na mukha ka talagang pera. Kasi ay ang lumalabas sa may content, naku-content kang parang mukha kang pera. Though hindi naman content ginagawa natin, reality show. Mas nare-realize siguro ng mga tao, no, tang ano si pang pagpera, ay pagpera binigay yung sa'yo. Samantalang ibang babae na hindi katulad mo. Ano ba mga nare-receive pag Valentine's Day? Chocolate. Na-appreciate nila nga yung wala lang, hindi naman kailangan ng pera. Letters. Chocolate, tsaka pera. Yan lang regalo niya sa'yo. Oo. So, siguro kasi alam niya, ay mo ko, pero kasi ako, happy ako na may ganyan sa'yo si Mark. Kasi, syempre, di ba gusto mo rin yan, aminin mo. Yes, aminin mo. Aminin mo, pera yan. At saka hindi, wala bira, bibigyan ng babae ng ganyan. Deserve may special ka pa rin sa paningin. Kaso, ang nangyayari nga, ayun, parang feeling ko ganun pinapalabas niya. Di ba? Ikaw, aminin mo, isipin mo, di ba, nababash yung nakaraan ang dahil mo nang binili. Tapos ngayon is 100,000. Masyado ka talagang maluho sa paningin ng iba. Bakit ganun? Naguguluhan na talaga ako. Ganun naman talaga yung asawa ko. Pero nung nakausap ko yung mga BFF ko, parang tama naman sila. May point naman din talaga sila eh. Lalo na si B sa mga sinasabi niya. True lang sinasabi ko, BFF. Kasi ikaw yung nadadarag dito. Basahin mo yung mga comment. Pero huwag mo na rin basahin. Nasaktan ka lang. Sino ka mabuti sa ikaw? Isipin mo, sino ang mabuti sa mata ng tao? Ako na nga binigyan tapos. Sino ang mabuti sa mata ng tao? Mga langgam. Sino ang maayos ang mag-isip sa harap ng tao? Wow, tangina, ang swerte naman ni Pam. Puta, binigyan ng ganyan ni Merk, nakainggit, di ba? Pero sino ang maangas, si Pam o si Merk? Si ako. Merk, kasi si Merk nagbigay. Pero sana all. Gusto niya siya yung bida sa Sokmed, siya yung mabait asawa, siya yung inaapi. Tapos yung ending, ako yung kontrabida. Dahil nga Valentine's ngayon, kakain kami sa labas ng asawa ko. At hindi lang kami. Kasama siyempre namin yung mother ko, tsaka yung sister niya. Labas yung sausag ko. Tara na. Anong oras na? Malilita naman tayo sa reservation natin. Hello? Yung rinak mo, uy! Eh, ayoko ang dalhin yan. Bakit? Eh, magbumukha na naman akong pera niya sa pagdala-dala ko yun. Regalo ko sa'yo ito eh, sa'yo ito. Hindi naman magbumukha kang pera eh. Sa'yo ha? Kaya nga eh. Hindi ka nakaka... Anong gusto mo? Wala kang ng bulaklak. Mag-date tayo. Sina mama meron. Bulaklak ba yan? Oo, oh, mali buka ito eh. Dalhin mo na. Ikaw... Naligaluhan ka na nga ng ganito. Nagagalit ka pa. Buha nga akong tango. Nakakalit. Okay lang yan. Ikaw lang nag-iisip niyan. Daming gusto magkaroon ng ganun. Ikaw, binigyan ka. Halika na, mami, mabos ka na. Tingnan mo, laki-laki yung sash, wala. Para sa akin, ayoko naman din talaga dalhin yung money bouquet. Kasi syempre, ano yung pag minakasalubong sa akin, nakakaya, baka isipin nila, mukha akong pera. Nagtataka lang ako, bakit biglang ayaw na ni Pam sa money bouquet? Eh, sobrang saya niya nga yung binigay ko yun. Thank you.
It's a fogged tart mousse with some strawberry veal, a dash of lime powder, and triple. And for the classic po, on the table right now, it's a fogged tart mousse. Salmon tartar with some tapioca crepes and a cured egg on top. What is this? Salmon tartar with some cured egg on top and a tapioca crepes po. Sorry. I wanna kiss you before the sun goes down. Siyempre, hindi rin ako papayag. Nalilipas yung buong gabi na magkaaway kami ng asawa ko. Kaya bilang lalaki, kailangan ko siyang suyuin. Nick. Sing ka ba? Galit ka pa din? Huwag ka nagalit. Sorry na nga kung na-feel mo na ano, pero hindi talaga, promise. Me. Oy. Hindi ka marinig. Ka na nga ganit, uti na tayo. Ha? Hindi ko talaga gusto yung ano, bash-bash ka. Kung niwala ka na, B. Okay? Ha? Basta kasi na eh, huwag ka nang mag-video, huwag ka nang mag-camera. Eh, kaya nga tayo ng reality show eh. Pangit yung pag ganun. Ha? Nakikinig naman ako lang kasi eh. Ikaw din nakikinig sa akin. Ha? Hindi na tayo? May. Sorry na ha? Love you. Hindi ko alam kung nagiging masama na ba talaga ako sa asawa ko sa mga sinasabi ko. Alam ko naman na mahal niya talaga ako, kaya naisip ko, mag-ayos na lang kaming dalawa. Nagpaalam ako kay Baby na mag-bar kami ng mga BFF ko. Buti na lang pumayag siya. Hello? Okay na yun. Kaya na nga muna. Sakit na rin na pako. Hindi ko na kain. Alam mo naman na lapita. Paalam na tayo kay Merk. Nagsinalis na tayo. Bili ka na, VFP! Punong oras na! $11.33 na! Sabi na lang. Well, magpa-prime time na, V. Charge. Now, na, o. $11.33. Daddy! Da! Pakasal mo kasi, da! Alam ka na. Da! Ganda na yung pinaka-artik sila. Wala ang arte mo! Merky! Kuya, alis na kami, ha? Dating mo na kami. Let's go! Nagpo ba kami? Saan punta? Aalis! Sino po? Well, no. Hindi ko talaga alam na pupunta sila sa bar. Ang pagkakaintindi ko sa sinabi ng asawa ko, magti-TikTok lang sila ni B tsaka ni B. Okay. Girls night out! Sabi ko, magti-TikTok lang kayo. Ayan ka, magti-TikTok. Oh, hindi so, pwede. No. Okay. Bawat kaman lang gagawin mo doon. Magsasaya. No, saya, okay? Bakit? Ano gagawin niyo? Gigimik. Hindi ko pinapagimik si Baby. Hindi ko pinapagimik sa'yo na may outfit ko. Ano ba naman yun? Para siya na. Hindi mo kami mga bastos doon yung babahayag kami bouncing. Kailangan naman namin ni Ali ng pari. Hindi, kahit na.
Wait, hindi. Nakabiis na kami. Alis na kami. Kaya alam mo, TikTok lang ako, sabi mo, hindi yung pwede. Ba't ka magigimik? Hindi ka naman dito pinapaya gumimik. Sinabi mo kanina, pumayag ka na to sinabi. Sabi din parang sa amin, nagpaalam na siya, pumayag ka kaya. Ba, hindi ko na naiintindihan. Isa lang kami lalabas, ngayon lang. Pwede. Sinungaling talaga yung asawa ko. Sinabi pa niyang hindi siya pumayag, eh kaya nga nag-ayos ako. Pati yung mga kaibigan ko. Sobrang nahiya talaga ako sa mga BFF ko. Hindi ko alam kung paano ko babawi sa kanila. Yan ako yung mag-inom. Mag-inom kayo, mag-sansuyo. Same lang ang game. Maganda ako. Iyas do, mag-alang do. Masyadong maganda para sa bahay na. Ano ba yan? May ikaw isa mo. Hindi nga pwede, hindi pwede. Next time na lang, next time. Dito yun, no? Hi! Teka na, mag-uray ka tayo sa taas. Oh, seryoso ba ko yan, ma? Seryoso ha? Alam nyo, guys. Hindi sip pa, hindi na yan nagigimik. Yan ay ayoko sa mga gimik. Hindi kami, never kami na ganan. Sa'yo naman yung Kelly niya? Uy, hindi naman kami nagaya kay Pam. Siya nagaya sa amin, kaya nga nag-ayos kami kanina. Ah, yung nagaya? Siya nagaya? Oo. Siya may nagsabi. Hindi sa bahay ngayon nung dalawa. Uy, seryoso ba? Kinansel ka yung lakad ko. Okay lang yan. Magpulit lang kayo sa taas ng damit. Bababa ako, babalik na ito damit. Diyan tayo mag-share. Hindi na lang kami inom. Dito na lang iinom. Dito lang, dito lang. Magpalagyan na dito. Ang bastos lang ni Mert, ganun ba talaga siya o pinipeg lang niya maging padre de familia? Wala talagang pakisama si Mert. Diba, hindi ko alam kung pinagtitripan niya kami o nananadya siya eh. Nakaayos na kami, aalis na lang, biglang gaganunin niya kami. Kupal lang. Buwede, sa akin nga lang ako nag-ayos eh. Ano ba yung bayaw mo? Ayun talaga. Ganyan siya. Isa lang kami lalabas nila, pag si Pam naman nag-aya sa akin, parang kami pa yung sisisihin. Hindi ka niniya ako gawin yan, no? Kaya kami niyo, Katsan. Pagya, Katsan. Kasama naman yan, eh. Oh, ready yan! Kasama naman kapatid niya. Habang nagiinom kami, nakita ko si B. Naisip ko na meron akong isang bagay na gusto kong gawin sa kanya noon pa. Kaya ginawa ko na. Alam niyo kung anong ulang kapag okay, nasa... Okay, ikaw na. Uy, tosan pagay yan. Kung anong ulang pag nasa loob kayo ng bahay. Walang sounds. Diyan? Hindi, walang sounds at tulog yung bata. Hindi, mahinan. Kaya bawal mainin dito. Mahinan lang. Huwag na. Mahinan ang mga ito yung sounds ko. Gadget ka naman. Maganda sounds ko eh. Pinagandaan ko tong araw na to. Talong mangyayari din tong araw na to. Yan, Cocomelon. Sobrang pinagandaan ko tong araw na to eh. At darating din yung araw. Nawapatugtog ko to. Yung favorite mo? Alam ko yan ah. Peke! Dami nung gada! Isang mago kaya ang sus... Fake! Kumakanta lang ako, kumakanta lang ako. Okay na. Tingnan nyo. Tingnan nyo kung gano'ng kabastos sa akin si Mert. Huwag nyo akong sisihin kung bakit ganito ako kay Mert. Ngayon, alam nyo na. Fake! Naloko din! Yun yung nasa lili! Natatawa lang ako kasi yun yung kanta ni Ate Tony. It hurts. Grabe, B. Naloko talaga ni B. Pag-away mo pa kami. Hindi, sinasabi ko lang. Ang nag-soundtrip lang ako. Oo, siya nagpasugtong ha. Ano ang sabi mo soundtrip? Ano masabi mo? Ang angas, pero alam mo mas maangas yan pag hindi ba nakuripot, be. Boom, panel! Ganun. Dami kasing reklamo sa inyong best friend ko eh. Ha? Maraming reklamo? Ha? Nagpaalam sa akin yung asawa ko kung pwede silang kumain sa labas. Hindi ako pumayag kasi syempre nakapagpaluto na ako ng ulam eh. Masasayang naman yung ulam kung walang kakain. Ultimo yung pagkain sa labas namin ng mga kaibigan ko, hindi na rin niya ako pinapayagan. Nananadya na yata talaga siya. Uy, pasensya niyo na yung ulam natin ha. Pesong bang gusto. Okay lang yan. Anong pesong bang? Ito lang. Lagi mo kami nililigyan. Hindi, sos yan. Sos yan. Ano siya bang gusto may sabaw? Alam ko bang parang nilaga ganun. Okay lang yan, te. Ang lagi mo kami nililibre. Hindi, ang sabi ko nga kay Pam, eh, dito lang ako kumain kasi nagpaluto ako ng lunch. Kaya naman yung effort na magluto, di ba? Masarap yan, tikman nyo. Totoo. Thank you, Kuya Mer. Walang coke. Men, ito ba kayo sabi? Meron yan. Ay, may meron tayong coke. Meron. Thank you. Thank you, Ben. Uy, nakakaya. Ayan, may emotions. Mabait din naman yan si Merk. Pag ganyan, mga banding-banding na ganyang eksena. Pag ganyan lang. Eto, meron akong tanong sa'yo. Sa pag-iingaw, ano ang pinakaunang kailangan? Uling. Mali. Yung iihaw. May uling ka, wala kang iihaw. Anong gagawin mo?
Kapag meron ka nang iihaw, anong sunod na kailangan? Chance. Mali. Uling. Oh. Anong chance? Uling. Uling. O may chance ka nga, wala kang uling. Paano makapag-iihaw? Ito nga, ito. Chance mo yan. O meron ka nang iihaw, tsaka meron ka nang uling. Anong sunod na kailangan? Di pagdayan. Mali. Pagbili. Mali. Yung mag-iihaw. Paano makapag-iihaw kung wala mang iihaw? Paano wala kang alam? Ano ba yan, be? May kinakampiyaw mo na naman si Mer. Ay. Ay, magkakampi dito ah. Ang saya talaga sa feeling ng ganito na nagbabanding kayo with your BFF and kasama ko pa yung asawa ko. Perfect! Grabe, napakasarap ng hotdog. Ano yan? Sarap pa rin doon hotdog mo. Sabi ng BFF ko. Cheries. Natutuwa ko doon sa cheries. Aray, aray. Ako. Yes po. Lazada. Ano? Order ka na lang. Ang sisi! Ano kaya order mo? Lazada po, para kanino po? CMG. Okay. Ay, pa-mail account. Spoil na naman. Magkano po? Sadre. Sadre. Parang patasog ba ta? Kanino pa yung bakatre? Bukal yung BFF, lagi may Lazada. Oh, sa isang araw siguro, todo na yung app, lima. Ayaw kasi talaga ng asawa ko na mag-bar ako. Kaya nga niyaya ko siya para kasama ko na siya and para matry niya din. Maybe. Pa. Baka pwede tayo mamayang lumabas. Lumabas? Oo. Pag-inan lumay. Magano tayo mag-bar tayo? Ha? Baka ka naman last time, hindi mo na ako pinayagan mo. Ba't bara naman naman kasi hindi ako nagbabar? Ikaw nga, hindi ka nagbabar. Sumahan mo lang ako. Hmm? Huwag na magbabar ka pa? Hindi siyempre, ka... para iba-iba naman yung... Nakikita mo, syempre parang makakaano naman ang puro ganito yung banak sa buhay. Parang... Wala, naka-ano din. Walang ibang ginagawa. Ginagawa naman tayo. Nga umaalis sila, B. Iba naman yung bar. Parang makita mo lang, para makikita. Maingay kasi doon. Maingay. Para ma-experience mo, ikaw naman. Sige na. Kasama ka na, ay. Kailan ba? Mamaya. Sabit lang tayo, ha? Ha? Sabit lang. Oo. Mga ano, mga tatlong oras. Oo, tagal naman yun. Ay, sabit na nga, tatlong oras, eh. Tatlong oras na nga, anong iayaw mo pa? Madali. Bala na namin. Ano nga, para i-stream ang mindset ko na kung ano. Ito naman, napaka-KJ mo daw. Puro sarili mo na lang iniisip mo. Paano naman yung nararamdaman ko? Minsan na nga, ngayon lang ha. Okay. Sa abad na tapos. Ngayon lang ha. Sige. Okay. Huh? Pagpayag ka gan? Pag di payag, di agan? Ato. Okay. Okay. Sa totoo lang, ayoko talaga mag-bar. Kasi hindi ko talaga hilig yun at hindi talaga ako pang ganun. Alam ng asawa ko yun. Pero yung nagsabi siya sa akin na gusto niya ako makasama, naisip ko na siguro pwede naman kahit once lang. Wala namang mawawala, diba? At least nakapag-banding din kami. Ayun nga, yung itang pinayagan. Gago, iba yan? Iba yan. Magaling ka na para BFF goals tayo. O gusto mo kayo mag-BFF goals, bro. Kaya nga, oh my god, kailan ko mamimili sa inyong dalawa. Wala ka nang ibang damit? Ikaw na lang inaantay. Hindi na to, Ming. Ikaw na lang inaantay, bumili ka na lang. Ano bumili? Pati damit, wala ka nang masuot. Kala ko, may nabibili. Baga, si Tony nga eh. Isang buong kwarto, kasi puro damit niya lang. Nakaka-proud. Nakaka-proud. Bongga. Bongga, ti. Yes. Walang mapaglagyan yung mga damit ni bakla. Kaya. Para sa akin, hindi pasok yung green. Mas, ano to? Feeling ko talaga, tinitipid ako ng asawa ko kasi wala na akong mapiling damit eh. Hindi kagaya dati, everyday nag-shopping ako, meron akong mga bagong damit. Tingnan mo, Mi. Sarado mo kami. Ayan, para hindi ka masyadong bastusin. Basta ka na naman. Talaga ba? Hindi. Oo. Super saya namin kasi natuloy na rin sa wakas yung lakad namin. OMG, this is it. Party, party, party. Let's go!
Grabe, ang KJ ni Baby, niyaya ko siya sumayaw. Pero ayaw niya. Parang di naman siya dancer dati. Galing-galingan, sumayaw. Tapos ngayon, ayaw niya sumayaw. Dapat talaga, hindi na lang talaga sumama si Merky. Kasi tingnan niyo naman ginawa niya, di ba? Sumama nga siya, pero pinaparamdam naman niya sa amin na parang wala lang din siya doon at hindi niya gusto yung ginagawa namin. Yung nasa bar na kami, hindi ko talaga nagustuhan. Bakit mayroong mga taong nawiwili sa ganito? Puro laseng, ang ingay, ang hina ng ilaw. Ano bang napapala nila sa ganito? Kung ako, mas pipiliin kong matulog na lang kaysa magpunta sa mga ganitong lugar. Hindi ko pinangarap na makita ang asawa ko nang sumasayaw ng mga ganong kalaswa. Hindi ko alam kung bakit niya ginagawa yon. Isipin nyo, kasama niya pa ako noon. Ganun na siyang sumayaw. What more kung hindi pa niya ako kasama? Kaya nga ako nagsasayaw ng ganun eh. Kasi kampante ako, nakasama ko yung asawa ko. Naiiyak ako at naawa ako sa sarili ko kasi ngayon ko lang naranasan yung mahihila sa akin para umuwi. Ganon ka bastos si Merk. Alam nyo, di na akong magugulat one day kung magsasabi sa amin si Pam na sinasaktan siya ni Merk kasi sa pinapakita pa lang ni Merk, ganon na siya eh. Tama ba yun? Kinakabahan ako kung nabayaran na yung bill. Ayokong mag-abono. Ayokong maghugas ng plato. Social media artist din ako. Ayokong mapahiya. Nung nasa bar kami, naiintindihan ko naman si Merk doon kasi ever since naman, hindi niya naman talaga naging hilig yung pagpunta sa mga bar, sa mga may ingay na lugar. Hindi niya talaga karakter yung mga magpunta sa mga ganun lugar eh. Narinig ko nung isang gabi na parang nag-aaway sila. Ang anak ko kasi ay pinalaki naming walang bisyo, hindi siya nagiinom. Merk naman, ano ba naman niya? Ano ang bihina agad? Bilal! Double A! Malas na ulo! Run on the runway! Hindi ko alam, pero unti-unti na ako nagsisisi dahil nag-asawa ako. Ngayon lang ako nag-enjoy, ngayon lang ako nakalabas. Pero bakit kailangan ipahiya niya pa ako sa mga nakakasama ko? Nakilala niya akong ganun. Minahal niya akong ganun. Pero bakit kailangan niya akong baguhin? Bakit ngayon bawal na? Bawal na ba akong maging masaya kahit minsan? Kailangan ba pag may asawa ka na, kailangan nakatali ka na lang sa bahay? Bawal na ba maging masaya? Kailangan ba lagi siya yung masusunod? Pakiramdam ko, parang wala na akong boss sa relasyon na to. Lagi na lang siya yung nasusunod, namimiss ko na yung buhay dalaga. Siyempre, para sa akin, pag may asawa ka na, pag may pamilya ka na, dapat tapos ka na sa mga bagay na ginagawa mo noong mga panahong dalaga ka pa. Siyempre, pag may asawa ka na, hindi mo na talaga magagawa yung mga nagagawa mo noong dalaga ka pa. At naniniwala din ako na nakadepende sa mga nakakasama nyo kung ano magiging takbo ng buhay mo. Kasi si Pam, nagbago na yan eh. Hindi na yan nagbabar, okay na siya. Pero yung nakasama niya si B, tsaka si B, unti-unti na naman siyang bumabalik sa kung ano siya dati. Para sa akin kasi, kaya naman namin maging masaya nang hindi nagbabar. Kaya namin magbanding nang walang bar. Kasi ako kasi,
Gusto ko nakafocus lang kami sa anak namin, kay Wolf, kay Sean, sa mga negosyo namin, sa Grace family. Kumbaga parang normal na buhay lang. Hindi ko alam kung mali ako. Pero parang namimisa naman ni Pam ang pagiging buhay dalaga niya.